Kumusta ang world tour? Ngayon, papalikan namin galing ng Japan. Noong October 19 kasi nagkaroon kami ng series of shows, screenings, and meet and greet as well as post-show symposium sa Japan. Wow. At napakatagumpay kasi nag-attend ang mga Filipino community as well as international community. At nakakatuwa, there were some politicians from Japan na interesado sa pelikula na Katips. Kaya on October 25, magkakaroon ulit kami ng screening sa House of Representatives sa Japan. Panunuin ng mga congressmen ng Japan yung aming screening. At first time daw ito in the history of Philippine cinema na isang pelikulang Pilipino ay may papalabas sa House of Representatives. Wow. At hindi lang yun, come December po sa buong Japan, mapapanood po ang Katips sa lahat ng mga key cities ng Japan. Sa so, Kyoto, sa Nagoya, Hokkaido, sa Osaka, sa Hokkaido. So itayin po nila yung schedule ng buong Japan. Kasi yung aming initial screening doon na ginawa sa Tokyo University, sa Parco, at yun ang sa House of Representatives, ay sa Tokyo lamang at ito'y premiere ng gagawing na isang malawakan na national tour sa Japan ng Katips. Sa nakakatabar ang puso, hindi ba? Kasi tayong abang Pilipino na alam na nangangarap na sana maging international yung ating pelikula ay nagustuhan ng mga Japanese at ito'y ipapalabas nga sa buong bansang Japan. Hindi lang Japan, di ba direct, ibang bansa pa na pinagkakasya. Oo, kasi galing kami sa Australia. Sa Australia, napaka-extensive nung aming screening. Nagsimula kami sa Melbourne, pagkatapos sa Adelaide, sa Gold Coast, sa Brisbane, at sa Sydney. In fact, shinare ko nga yung mga videos ng mga screening namin. At talagang sobrang dami nung nakapanood na Filipino community at mga iba't ibang lahi na talagang nagustuhan yung ating pagtatanghal. At isa pa doon sa taga Gold Coast, si Ma'am Mary Ann Boney ay nag-pledge na natutulong sa ating pang-advocacy at sinabi nga doon sa Australia that Katips is the new Les Miserables of Asia. Wow! At hindi lang naman si Miss Marian, pero bawat city na pinupuntahan po namin sa Australia, talagang ambagan sila kumbaga para magbigay ng pledge o tulong sa ating advocacy na makapagpalabas ng iba pang pelikula. Siguro naman nakita nyo na grabe yung suporta ng ating mga Filipino community. Yes. Sinabi ko nga, hindi naman po kami stars o celebrity dito sa Pilipinas. Pero sa Australia, sa Japan, sa Middle East, at sa iba't ibang bansa na pinuntahan namin, pinuring kami talagang mga malalaking artista na ikinakataba ng puso namin sapagkat kira naman ito maganap sa amin bilang kami mga artista ng teatro. Pero ang mahalaga, ang Filipino community abroad, ay pinapahalagahan ang ating sining at ang ating ino-offer na pelikula sa kanila at ito nga ay isa rin nilang layunin o objetivo na labanan ang disinformation and fake news at sa pamamagitan ng pelikula na ipinapakita natin ang katotohanan tumutulong sila sa paglaban sa fake news at na isusulong natin yung ating layunin na magpakita ng katotohanan sa ating city. Hanggang kailan kaya matatapos to world tour? Kasi alam namin, ang dami niyo pang schedule. 17 countries, Mildred. Nanggaling na kami sa Middle East, sa Dubai, Abu Dhabi, Saudi Arabia, sa Bahrain, Qatar, Kuwait. At pagkatapos nyo, nag-New Zealand tour. Ang Katips pagkatapos may Germany tour kami at sumunod naman doon yung Australia mga cities ng Australia
Then pagkatapos noon, nag-Japan at nag-national tour at Japan. At hindi lang po yun, nakagandaan kasi kahit hindi po kami pumupunta sa lugar na, mga European countries, ini-screen din po doon sa mga bansang ito. Switzerland, sa Austria. So kahit hindi po kami pumupunta doon, may screening pong nagaganap sa mga cities na yun. Pinapadala lang natin yung ating mga representative, yes, no, at ang pelikula. Kasama din namin na lumilipot sa iba't ibang bansa, sina JP Lopez, na artista rin natin, si Nicole Laurel, no, at pagkatapos nga ng malawakang Japan tour, ay tutulak kami sa Estados Unidos para sa isang malawakan din na US tour, yes, na magaganap sa New York, sa New Jersey, sa Pennsylvania, sa Connecticut, sa Washington DC, sa LA, sa San Francisco, San Diego, and Sacramento. Po. Then after nun, di pa po tapos. Diretso po kami, segue kami, papunta naman ng Canada. North America naman tayo sa Canada at may limang key cities din doon. Oh, sa Montreal, sa Winnipeg, sa Toronto, Vancouver, at pagkatapos nun, iikot kami. Well, pauwi dapat ng Pilipinas, pero kailangan namin dumaan ng Hawaii. Okay. Yan ay magaganap sa December 16, yes, at sa December 18 and 19 naman sa Hong Kong, at sa December 2021 sa Singapore. Yes. So, yun. Kaya, tama-tama sa Pasko yung... Nandito pa kayo sa Pasko. Nandito kami sa Pasko. Kailangan libutin ang iba't ibang panig ng mundo, sapagkat ito naman ay imbitasyon ng ating mga kapwa Pilipino na talagang tumutulong sa ating layunin. Maganda po yun kasi personal natin sila na papasalamatan at nagugulat po kami na kapag pumupunta kami sa bawat bansang mga ito, buhay na buhay po yung tinatawag natin na bayanihan. Yung bayanihan ng spirit. The bayanihan spirit is still alive. Still alive. Yeah. At nagtutulong-tulong sila para mabigyan ng magandang tour yung mga cast ng Katibs. Pero pinakamahalaga din dito, hindi pa rin natin nalilimot ang ating bansa sapagkat patuloy pa rin ang ating campus tour. Yes. Na galing kami sa San Beda, Alabang. Yeah. At recently, parang kahapon sa La Salle Green Hills, na galing din kami sa Adamson University. So, nag-i-start pa lang po yung tinatawag naman po namin na national tour ng mga universities at mga schools. Ngayon pa lang po siya nag-i-start, pumapasok po siya. So aside from world tour, may national tour din po kami. Actually, nandun din sa Catanduanes at mga Visayan area pa po yung aming team para magpalabas. At kung meron pong gustong lumapit sa amin ng mga universidad o mga paaralan na nais ipalabas o i-screen ang Katibs sa kanilang mga campuses, open na open po ang ating Facebook page. Yeah, susunod na po dyan yung Santa Isabel College, yung Mill College. Yes, yes. University okay. Tour. University tour. Yes, at yung San Beda College of Mendiola, nandiyan na rin. Yung UP, magkakaroon tayo ng malawakang campus tour sa UP, nagaganap din sa Cine Adarna, at sa DLSU, sa Ateneo, at sa marami pa mga colleges and universities na talagang... Grabe po yung Katibs, pero wala na po kaming pahinga, pero patuloy po kami pumupunta ng personal sa mga eskwelahan na to o sa mga taong ito para personal na magpasalamat at paramdaman nila na pinapahalagahan natin sila. Yun naman po kasi ang mahalaga ito. At kahit talagang tuloy-tuloy ang pag-bash sa amin sa social media at sinasabing nilangaw kami o hindi kami tinao, bagamat napakaraming videos at pictures na pinapakita namin, ganun pa rin ang sinasabi nila paulit-ulit. Isang patunay na talagang kinakalaban ang katotohanan at pinapalaganap ang kasinungalingan kapag kasi meron ng pruweba at pinapalaganap po pa rin ang kasinungalingan, sino ang nagbubukang tanga? Diba? As far as we know, direct, ito yata ang pinakamaraming screening sa ibang bansa, sa mga pelikulang, diba? Even mainstream movies, hindi ganito karami isa-isa pa, dalawa-dalawa. Kaya may invitation, ha? Talaga. Record yata. Ganunin mo po kami nagkiklaim ng kahit na ang sa amin po, kahit na tahimik ang Katibs,
yung mga tao yung nag-iingay para sa pelikula. At nakikita po natin yung success ng Katips. Kahit hindi po tayo gumangawa o gumagawa ng ingay, alam po ng mga tao na solid yung success ng Katips sa mga iba't ibang tayo. We want to remain humble, yes, despite the phenomenal success of Katips, kasi we just want to focus on the blessing. At ang pinakamahalaga, kahit marami man ang nagbabash o marami nagsasabi ng kasinungalingan tungkol sa aming pelikula, mas marami pa rin ang talaga naniniwala dito at patuloy kami sinusuportahan at dinadala sa iba't ibang lugar. Ang pinakamahalaga, patagumpay ang pelikula at nakakatulong kami para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Yun naman talaga, man. Siyempre, looking forward kami direct sa next project mo. Sana nga may next project. Sa dami nating ginagawa, naisip mo ba gawa ng next project? Pero sa katotohanan, patuloy tayo sa pagtitig sa katotohanan at sa ating advokasya. And we want to utilize this power of the art to educate our people. At sinabi ko nga, we are just planting seeds. Hindi pa po tayo tapos sa ating pakikipaglaban. Nagsisimula pa lamang po tayo. Kaya po patuloy natin ipapalaganap ang katotohanan sa ating kasaysayan sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagtanaw sa ating nakaraan, nating lubusang may tutuwid ang ating kinabukasan. Yes. At ano po baka kasi ang iniisip ng iba, wala na po kaming live theater. Aside from Katips, nagbalik na po kami sa big stage. So, umiikot din po ang iba pa naming pagtatanghal sa malaking entablado. So, yun po ang dapat abangan natin. At yes, ang Bayani Love. Bayani Love, ang title ng bagay. Bayani Love na musical? Na isang musical tungkol sa love story ng anim na bayani. Si Lapu Lapu, si Juan Luna, si Antonio Luna, si Gabriela Diego Silang, si Jose Rizal at Andres Bonifacio. At ang Bayani Love ay magpe-premiere sa October 29 sa Sky Dome ng SM North EDSA. At ito ililipot din sa iba't ibang panig ng bansa. At bukod sa film, may theater ba? Nakakatuwa na nagbabalik. Entablado na po kami. At sana po, samahan nyo rin po kami dyan sa iba pa rin ang live pagsasabalik. Entablado. Thank you, Direk.